Ang kwentong ito ay nangyari taong 1995, Pangasinan. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar. Kwento sa akin ito ng aking kaibigan na si Tina. Simulan na natin. Grade 1 si Tina noon, nang magbaksyon sila sa bahay ng kanyang Lola Berang sa Pangasinan. Ayon sa kanyang Lola Berang, ang bahay na yon ay natayo noong 19th century, panahon pa ng mga Kastila. At dahil sa sobrang laki ng bahay, halos napabayaan na daw ng kanyang lola ang ilang kasangkapan doon. Kwento pa ng lola ni Tina, ang bahay na yon ay madalas pagdausan ng mga pagdiriwang dahil ang mga sinaunang ninuno at salinlahay nila ay may katungkulan sa gobyerno noong panahon ng Kastila. Kaya nga, hindi ito nasira noong panahon ng gera. Hapon, habang naglalaro si Tina at mga kaibigan nito ng tagutaguan, nagpasya si Tina na magtago sa isang lumang aparador. Sobrang laki daw ng aparador na yon. Naisipan niyang pumasok sa loob. Siguradong mahihirapan silang makita ko. Tugon niya ng mga sandaling yon at balak daw niyang gulatin ang mga kaibigan pag dumaan sila dito. Ngunit mukhang siya ang nagulat ng pagsilip niya sa pinto ng aparador para tingnan ng mga kaibigan paparating. Nakita niya ang babaeng nakapilipinyana at parang marumi ang damit. Mahaba ang mga buhok nito. Ngunit nang tignan niya daw ang mga paa, wala itong paa na tila nakalutang ito sa hangin at nakatingin sa kanya. Kitang kita niya daw ang katawan at ang kabuuan ng nilalang na yun. Agad siyang lumabas ng aparador at nagtatatakbo. Nahulog pa nga daw siya sa hagdan. Pinuntahan niya ang lola bearing niya at kinuwento ang nakita. Sabi daw ng lola niya, mga kaluluwa iyon ng mga namatay sa bahay. Ilang salinlahi na din kasi ang nagmay-ari ng bahay na ito. Mula pa ito sa lolo ko, ayon kay Lola Bearing. Ngayon ay nakatayo pa rin ang nasabing bahay. Ayon kay Tina, medyo nagbago na rin ng konti ang ilang haligi ng bahay dahil sa kalumaan ito. Ilan lamang yan sa mga ilan niyang karanasan tungkol sa mga multo. Ang susunod nating kwento ay aswang sa Pasig. Ang kwentong ito ay totoong karanasan ni Kuya Buboy. Nangyari ito taong 2006, Bloodway, Pasig. Si Kuya Buboy ay dati kong kasama sa trabaho. Break time noon at malapit ang araw ng mga patay. Nagpasya ang ilang kasamaan ko na magkwento ng nakakatakot. Narinig iyon ni Kuya Buboy at pinatunayan niya sa amin na totoo ang mga aswang. Kakapanganak pa lang daw ng asawa niya nun habang gumagawa sila ng kuna para sa kanyang anak. Bali, ang katulong niya sa paggawa ng kuna ay ang kanyang ama. Habang nasa kalagitnaan sila ng pagkatabas ng kahoy, tinawag siya ng kanyang asawa. Huwari, nakakamoy ito ng mabahong amoy, yung tipong amoy langis na bulok, basta masangsang na amoy. Agad na nagtungo si Kuya Buboy at umakyat sa kanilang kwarto. Oo nga, ano yung amoy na yun? Tanong ni Kuya Buboy. Tinawag siya ng kanyang ama para lumabas ng bahay.
Inaya siya nitong silipin ang kanilang bubong. Dalawa kasi sa labas ng kanilang bahay ang bubong nila. Kitang-kita ng mag-ama ang isang tao. Ngunit hindi ito tao. Dahil lang nilalang na yon na nasa bubong nila ng mga oras na yon ay isang aso na may paang tao. Nagtaka sila at bakit iyon nakatuwad na wari na ninilip sa loob ng bahay nila. Agad na kinuha ng tatay niya ang itak. Samantalang, si Kuya Buboy ay binato ang aswang na nasa bubungan nila. Napuhaw ang aswang. Papatayin kita ah! Sigaw daw ng ama ni Kuya Buboy. Tumakbo palayo ang aswang na nasa bubong. Ang itsura nito ay ulong aso, katawang tao, at ang amoy mabaho na parang bulok na langis na parang malansa. Hinabol nila ang aswang at mabilis itong nagpatalon-talon palayo. Agad itong tumalon sa kabilang pader. Bali kasi nasa dead end ang bahay nila eh. Kaya yung bandang dulo ay puro bakanting lote na daw. Nakatakas ang aswang at naglagay na sila ng asin sa paligid ng kanilang bahay mula ng araw na yon. Ito ang taong kwento ni Kuya Buboy.